ang oras at panahon ninyo sa Diyos na makapangyarihan. Palagi kayong sumunod sa inyong unang lingkod, sapagkat siya ay pinagnatiwalaan ng Diyos sa komunidad na ito. Kaya palagi ninyong sundin ang inyong unang lingkod, sapagkat siya ay pinagnatiwalaan ng Diyos na inyong tinatawag sa inyong mga buhay. Ang inyong punong lingkod ay binayayaan ang kanyang mga kamay na magpagaling sa mga may karamdaman. Kaya mapalad kayo, aking mga anak, sapagkat ang inyong punong lingkod ay patuloy niya kayo na pinagagaling sa inyong mga karamdaman, sapagkat ang kanyang kamay ay kamay ng Diyos na makapangyarihan. Ang inyong punong lingkod ay aking pinatatatag. Dumating man ang mga pag-uusig sa kanyang buhay, dumating man ang mga mabigat na pagsubok sa kanyang buhay, siya'y patuloy kong pinatatatag. Pinatatatag ko ang kanyang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay patuloy ko na binibigyan ng kalakasan ng kanyang karamdaman. Binibigyan ko ng kagalingan sa kanyang mga karamdaman at patuloy ko siyang pinalalakas upang marami siyang mapapagaling na may mga karamdaman dito sa mundo nito, sapagkat siya'y ginagamit ng Diyos upang ang lahat ng mga may karamdaman dito sa sanlibutan ito ay kanyang mapagaling. Kaya ang kanyang katawan ay patuloy na pinalalakas ng aking Ama. Patuloy siyang pinalalakas ng aking Ama sapagkat siya ay ginagamit upang ang mga may karamdaman ay kanyang mapagaling. At patuloy ko rin na binibigyan siya ng pagpapala. Binibigyan ko ng pagpapala ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy ko na pinalalakas ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy ko na pagpapalain ang kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay mayroon siyang ganting pala na tatamuhin sa kanyang buhay, sampo ng kanyang mga angkan. Kaya nawa kayo na narito, naway tularan ninyo ang inyong punong lingkod. Siya ay punong-puno ng pag-ibig ng kanyang lingkod. Sapagkat napakarami na siyang pag-uusig na kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Ngunit hanggang ngayon, siya'y nagiging matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya patuloy ninyong tularan ang inyong unang lingkod, sapagkat siya ang Diyos. Sapagkat siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa inyong komunidad. Nawa ito ay inyong sundin. Ano man ang kanyang ipagputos sa inyong lahat, ito ay inyong sundin sapagkat siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo na naririto, nawa panaligan ninyo at sumampalataya kayong mabuti sa inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panaligan ninyo ang inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos at kailanman ay huwag kayong tatalikod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumating man ang mabigat na pag-uusig o pagsubok sa inyong mga buhay, naway maging matatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kayong tatalikod, aking mga anak, sapagkat kayo ay patuloy na pinapatnubayan ng Diyos sampo ng inyong mga angkan. Mahalin ninyo ang inyong kapwa at mahalin din ninyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo na narito, nawa mapuno kayo palagi ng pag-ibig sa bawat isa at ibahagi sa inyong kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Ibahagi ninyo ito at kayo ay patuloy na magpatawad sa bawat isa. Patuloy kayo magpakababa at inalala upang kayo ay patuloy na itaas ng Diyos at patuloy kayo na kalugdan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo
kailangan ninyo na sa mga oras na ito, kayo ay gagaling sa inyong mga karamdaman. Panghawakan ninyo na kayo ay palalakasin ng Diyos. Panghawakan ninyo na kayo ay pagpapalain ng Diyos. Salamat sa hapong ito at salamat sa pakikinig ng mga mensahe na nagmumula sa Diyos ng mga pangyarihan. Salamat sa inyo.